required ba mag-contribute sa iyong pamilya even if you have your own family na? I think what matters most ay two things. Number one is you have to check kung ano yung applicable sa inyong family situation. Because every single one of us, iba-iba nga tayo ng mga family situation. Kapag required tayo, kasi kailangan natin because wala na talagang ibang paraan for them to make money because they're old, hindi na sila capable to make their own money as well, then it is our responsibility as children to help out our family members, it makes sense. Kapag yan yung situation. Meron din kasing iba na okay yung investments ng inyong mga family members. So kahit na meron ka ng sariling family, ang gusto nilang mangyari as your magulang is that you focus on your own so that yung mental capacity mo, yung stress level mo ay mababa. Because you don't have to think about them na. The second point here is, kung hindi ka naman required magbigay ng pera sa kanila or to contribute sa kanila, you can just contribute back in the ways that you want to contribute back. Kung hindi nila kailangan yung financial support mo, but deep inside your heart, gusto mo pa rin tumulong sa kanila, then you can just give whatever amount that you want to give to them. It may be 2,000, 5,000, 10,000 pesos per month or even more than that, whatever your heart tells you. Kasi nga, yung puso mo ay may utang na loob tayo sa ating ating family that we have to give back kahit papano. Kung hindi naman siya through monetary, pwede naman siya through service. Let's say every Sunday, you're still going to have that family bonding with them even if you have your family na. Yun yung way mo if giving back. Or kaya every time may mga birthday celebrations or may mga special occasions tulad ng Mother's Day, Father's Day, graduation, or kahit pang ano ba yan, is ikaw na yung mag-treat out sa kanila. And I think one of the most important things rin, since meron ka ng sariling family, is that you also have to have a conversation with your family. Your spouse, your partner has to agree or kung ano yung plano mong ibigay. Let's say, gusto mo 5,000 pesos, pero practically speaking, based sa inyong family conversation, ang kaya mo lang ibigay is 3,000 pesos. So yun lang muna. Maybe, as time flies, kapag nag-increase na yung income mo, your business is doing well, you can also increase naman kung magkano yung ibigay mo sa kanila. At the end of the day, you need to have that conversation and agreement with your family kung ano yung ibigay mo sa iyong family. Para sa'yo, how can you contribute back to your family? Share your answers in the comment section.